everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Madge, and for today's video recap, update ko kayo again kay Coin Dash Birds. My last update, sabi ko nga, para yun na yung last update ko. But nung chinek ko si Coin Dash Birds, isip ko, sige, try ko nga i-check. So nakita ko may pagbabago, which is sa crystals, pero nakalagay dito is 100 crystals. Akala ko is nagbago. Pero yun nga, inanin lang nila na 100 crystals. Para, di ba dati 1 lang yan? 1 is to 1. So ngayon 100 is equivalent to 1 pa rin. Pero ayun nga, nagkaroon ako ng another crystals. So meron akong 500. So i-try natin na withdraw. So check din natin kung paying pa rin ba si Coin Dash Birds this 2023, kung worth it ba ito siya, guys. So kung for fun lang or for game lang na ang habol nyo, okay siya. Pero kung profit ang ano nyo, still not worth it pa rin, guys. Kasi nakita ko marayan pa rin naman naglalagay. So yun, diba? So pero I don't know. So marami pa rin na scam regarding sa hack ng ano ng software. So nakita ko may tuloy-tuloy pa rin siya sa paggawa noon. So don't use it anymore kasi sayang lang, guys, 'di ba? So try to find another investment na lang. But we will try pa din to withdraw this one. So medyo yun nga lang, para akala ay 100 crystals. So pero pag check mo yung reviews is pag check mo yung rules, sorry, makita mo na 100 is equivalent to 1 euro pa din siya, guys. So parang pinilitan lang nila para siguro pag entice or pag catch nyo ng eye lang siya, guys, para at least pag invest kayo, but still not worth it. Parang pinalaki lang nila yung crystal pero same pa rin na 1 is to 1, diba? So ayan, successful, paid pa rin siya. So pinaka mababang fees, if ever na mag-withdraw kayo, is through Payeer, guys. Mas malaki kasi kapag PayPal. So yun, nakita ko lang na meron akong crystals. Sabi ko, sige, let's try it, let's try to update. And yun nga, upon research, ganun pa rin naman siya, guys, na it's still not worth it kung investment or profit yung hinahabol nyo for this one. Pero kung ang habol nyo is just to enjoy, to buy birds, to something like that. Pero kung ako kasi, hindi ni naman siya ganun ka okay laruin or as a game, dahil nga hindi naman din kayo parang hindi siya adventuring, walang adventure, walang story to tell, diba? So yun siya, guys. But it's up to you. But ako, for me, I recommend still not worth it kung for profit ang inyong habol, guys. So ayan, dumating pa rin sa Payeer ko, guys. So madali na naman kapag Payeer ang gamit niya, guys. And then i-transfer na lang natin siya through coins.ph, guys, instead of Binance. Okay naman si coins.ph. So gagamit tayo ng BCH. So from Euro, i-exchange natin siya. So kung hindi kayo familiar kay Payeer and you want to try, may mga apps pa rin naman or sites na pwede nyo gawin si Payeer, like si Funbox. So kaka-update ko lang din siya, guys. So you can check that out sa upper right corner of your screen, dahil meron naman ding USDT si Payeer, ay si coins.ph na. So pwede nyo gawin siya. So ayan, guys, na exchange na natin from Euro. Madali naman siya, guys, pag in-exchange ko. Pero ako kasi mas okay si BCH. Kung itatanong nyo sa akin bakit si BCH yung ginagamit ko bukod sa ibang ano, mas mababa kasi ang transfer fee, unlike kapag USDT or BTC, mas mababa si BCH sa lahat ng pag exchange mo or pag-transfer mo through other wallet, guys. Kaya mas okay sa akin si BCH. So madali naman siya, guys. Hindi lang nakita ito sa screen yung option sa baba, but I'm doing a short video for this one para to guide you kung di ka pa rin kayo familiar kay Payeer, guys. So ayun, pwede nga rin siya gamitin kasi si Payeer sa ibang bagay, guys. But for me, mas okay na kung
ginagamit si coin sa PH, but also pwede nga rin siya i-transfer to Binance, kaya lang mas maraming steps kapag gagawin nyo yan, guys. Diba? Kung i-aayon kay Binance kung gusto nyo GCash. Kasi kapag kay Payeer to coins.ph and then ililipat nyo siya kay GCash, may fee na 10 pesos. So, kung hindi kayo gumagamit ng coins.ph, kay Binance kayo isa-send nyo itong BCH. But for me, pwede rin naman din sa coins.ph, guys. Kasi marami, parang GCash din naman siya. But yun nga, kasi nowadays, mas marami gumagamit ng GCash. So, ganun lang siya kadali. After nyo i-exchange your crypto, sa and then pwede nyo na i-click yung transfer, guys. So, kapag ka-transfer nyo, just make it sure na correct yung wallet address or Binance, BCH or Bitcoin Cash wallet address nyo, guys. And then, input. Ngayon, at least, ito, ang maganda kay Payeer, automatic na siya na dideduct. Dati kasi, you need to compute pa, at least na improve din sila, guys. So, dati kasi, kailangan yung ibabawas nyo na, diba? Kung magkano ibabawas. At least, dito pag ini-input nyo, automatic na binabawas ng wallet. So, kaya. Pero ito kasi, yun nga lang, hindi siya automatic. Na kaya sinabi ito is, confirm na. Tapos magkakaroon na kayo ng notification na naisend na. However, pagdating naman din sa inyong coins.ph, hindi siya kagad automatic na makukuha nyo. It takes at least mga hours. It really depends, guys, sa confirmation din kasi yan, guys, of your transaction. So, I think, ayan, nag-notify na sa akin si Payeer na transfer na nga. Pag ganyan, successful na yan, you need to wait at least 2 to 3 or more hours. But at least 2 hours lang andyan na. Hindi siya minutes, guys. So, you need to wait talaga. Ayan, guys, after 2 hours, kaya lang nagkakaroon lang ng problems. I don't know si coins.ph. But ayan, dumating na nga siya. So, hindi ko lang mapakita yung history. So, dumating na siya yung ating nakuha. So, still, legit pa rin si coins birds, guys.